ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig, mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Ebony Sahonya Nagaanyaya. Nasamahan niyo po kami sa isang oras na talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, sa pagpapabuti ng ating kalusugan at sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sa pagpapatuloy, mga kaibigan, nais ko pong mag-share ng isang verse na makikita mula sa Matthew chapter 6. Verses 14 and 15, ang sabi po dito, "For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Mga kaibigan, piliin nawa nating magpatawad sa mga taong nagbigay ng sakit sa atin, sapagkat ang pagpapatawad po ay nagpapalaya sa ating mga puso. At nawa po, mga kaibigan, that as we celebrate the Sabbath with Jesus, tayo po ay magkaroon ng mapagpatawad na puso. Happy Sabbath po! Patuloy po kaming namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia, at kung gusto niyo pong makatanggap o kung meron kayong katanungan, idaya lamang po ang 0917-174-2777. 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayo magpatala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa hakbang sa kalusugan ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Michelle sa pagtalakay sa paksang What Follows the Swallows. Sa pag-aaral naman ng salita ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa paksang The Ten Commandments. Ngayon po ay dadako na po tayo sa bahaging hakbang sa kalusugan. Isang maligayang pagbabalik dito po sa ating programa na Tinig ng Pag-asa. Ito po ay handog sa atin ng Adventist World Radio. Masaya po akong malaman na nandito po kayo muli na sumusubaybay ng ating programa. Napakaganda po ng ating talakayan ngayong araw po na ito, sapagkat ano nga po ba ang nangyayari sa tuwing pagkatapos po nating lunukin ang ating mga kinakain? Ito po yung What Follows the Swallows. So magandang alamin po natin, hindi lamang po sige tayo ng kain. Alamin din po natin ano yung nangyayari behind it. So yun po yung ating talakayan ngayon. Ngayon po ay marami po tayong matutunan sa ating pong talakayan. Makinig po ang bawat isa. Ayan po. So ano nga po ba yung nangyayari sa tuwing tayo ay kakain? Ano po yung mga base po sa ating mga kinakain din, o maging anuman ang ating kinakain, meron tayong tinatawag nung tayo ay nag-aaral, inaaral po natin yung salitang digestion. Ito po yung proseso na kung papaano na-absorb ng ating katawan, nagagamit ng ating katawan, yung ating pong mga kinakain. So, meron po tayong carbohydrates, protein, and fats. Ito po yung mga major na mga component o nilalaman po ng ating mga kinakain. Naging anuman po ito. Sa pagdating po sa carbohydrates, meron po tayong simple carbohydrates na tinatawag. Ito po yung composition ating mga kanin, ito po yung mga kinakain natin, mga root crops, yan po, majority po yun ay carbohydrates po. So, ito po, ang simple carbohydrates, ito po yung mga na mabilis ang nadadigest ng ating katawan, ng ating digestive system. Yung proteins naman po at yung mga complex carbohydrates, ito po yung mga starches, ito po ay medyo average po na nadadigest ng ating katawan. At yung mga fats po na kinakain po natin, it takes longer, mas mahaba po ito nakakain ng atin o na-absorb ng ating katawan, nadadigest po. Ayan po, is there any
Is there some benefit in eating starch food, for instance, at one meal and protein food at a different time? So, dapat po ba kung nakita natin na iba-iba pala yung tagal, yung duration ng pag-digest natin ng ating mga kinakain, dapat po bang hiwa-hiwala itong kainin? So, hindi po yan. Ang ating po mga plant foods and yung ating animal foods, kapag po pinag-combine po ito, ay carbohydrates, protein, and fats po yan. Halimbawa po, yung beans and peas po natin, ito po yung vegetable protein. Yung corn, yan po ay medyo may percentage po yan ng fat. So, to get pure foods, carbohydrates meal, yan po yung mga white sugar or pwede ding starchy residue from white flour. O kaya naman po yung kung gusto natin puro na protein, ayan po ay minsan kakain na lang tayo ng egg whites. O kaya naman yung mga cheese curds. Ayan po kung gusto natin ng purong fat, kakain na lang po tayo or few tablespoon ng butter o kaya naman cooking oil. So, ganito po ba dapat natin kainin yung ating mga pagkain? No, hindi po. Pure foods don't occur in nature but they can be manufactured. Yun po yung sinasabi dito. And alam niyo po ba, ano po nga po ba yung kasunod ng paglunok? No? So, digestion po natin, ito po yung proseso na bini-breakdown niya po yung mga pagkain na kinakain natin mula po sa ating bibig, no? Yung saliva po natin, nagkakaroon na po agad ng digestion dyan. Sa carbohydrates, magiging glucose po siya. Yung ating protein, magiging amino acids po. Yung ating fats, magiging fatty acids naman po yan. Yun po yung medyo small component po ng mga ito. So, swallowing is so easy. Napakadaling lumunok, di ba po mga kaibigan? Pero alam niyo po, it is actually a very napaka-komplikadong physiological na action o ginagawa po ng ating katawan. Kailangan po ito ng talagang maingat na coordination, yung mga effort na binibigay ng mga more than 30 muscles po na ating o grupo ng mga muscles na ito po ay hindi po natin mapipigilan sapagkat automatic po itong nangyayari. The moment po na lumunok po tayo ng anumang pagkain. So, only a part of digestion occurs in the stomach. Dahil po nagsisimula po ito, the rest po ay sa mouth talaga and sa intestine. So, majority sa bibig pa lamang po at kasunod po yung ating intestine at konti na lang po talaga sa ating stomach. So, carbohydrates, nagsisimula po yan sa ating saliva hanggang sa ating stomach. Yung protein po natin, stomach to intestines. Yung fat po ay nagsisimula sa mainly po sa intestines na po. Ayan. So, carbohydrate sa mouth, again, digestion, yung protein po ay stomach to intestine, and sa intestine po is yung ating fat digestion. So, sabi po dito, yung may mga function o three function po yung ating stomach, no, yung ating panunawan. Una, it breaks down particles down to a more uniform size. Hindi naman yung kung ano yung kinain natin, mais, mais pa ding lalabas, di ba po? So talagang dito po, nagkakaroon ng mastication, yung pagnguya po, pagdurog, pagbreakdown, nagkakaroon ng mga enzymes na release po para makuha na agad yung absorption ng ating mga sustansya sa ating stomach, sa ating intestine. Ayan po. So it brings the food mass to the needed. May consistency din po siyang kailangan bago po siya tuluyan. Parang ano po siya, station per station. Halimbawa, tapos ka na sa first station, station 1, pupunta ka na sa station 2. Pag okay ka na, naproseso ka na, punta ka na sa station 3. Hanggang mapunta po sa final station na kung saan na-absorb na po totally ng ating katawan yung ating makinakain. So, it brings the stomach content to the necessary degree of acidity by secreting acidic digestion juices. So, yun po yung ginagawa ng ating katawan, no? Nagsisecrete po yan ng mga acids sa ating katawan para mas madaling matunaw ang mga ito at ngayon ay tuluyan na pong ma-digest. Kaya naman kung sobrang mga acidic foods yung kinakain natin, ayan minsan inaano po tayo, sinusumpong, inaatake tayo ng acidity, kaya nagkakaroon ng reflux at nararamdaman po natin yung heartburn. Yan po yung medyo delikado na talaga. So, lagi po natin tandaan na yung ating katawan na puproduce po yan ng digestive enzymes or ng acid para po makatulong sa ating panunaw. Ayan po, so yung food from digestive process is completed in the intestine and then
magiging alkalinized po yan. Kasi yun po talaga yung temperature or yung acidity ng ating katawan na kaya lang po tanggapin ng ating katawan. Pinoproseso pa po ng ating katawan. Ayan po. So, healthy digestion. Maganda po, sinasamahan po ito ng stomach acid, yung ating bile mula sa ating liver or gallbladder, at yung enzymes mula sa pancreas. Acids are buffered by bile and enzymes papunta po sa ating small o maliit na intestines po natin. So, ayan po. So, sabi po dito, food, mga pagkain po na matataas sa taba, are the worst offenders po ng ating digestion. So, yung ating pong katawan, hindi po yan kayang ma-digest ng fats until ito po ay ma-alkalinize muna or talagang emulsified by intestine juices. Kaya naman po yung pagkain po natin ng karne, it takes time, it takes more than 24 hours bago po yan ma-digest o ma-breakdown sa ating katawan. So, isa na po itong dapat ma-alarm tayo kung tayo ay mga meat eater, ay talaga dapat po ay mag-ingat po tayo. And sabi pa po dito, the body has protective mechanism that meter the fat, the stomach, or to the intestine so that emulsification process isn't overwhelmed. So kung bago po ito mag-continue sa intestine, nananatili lang po yan sa ating stomach, na stuck po yan. Kaya minsan, pakiramdam natin parang kinakabag tayo, hindi tayo matunawan, sapagkat may ano din po yan, limitation. Pag too much na na-overwhelm po yan, hindi na kaya, ay talagang mababurden lang po yung ating stomach. Okay po, so alam po natin yung mga Western diet ngayon, more on mga matataas sa taba, mga processed food, mga instant, ito po yung mga high fat content na alam niyo po, it takes time, 4 to 5 hours or longer to pass through sa stomach pa lang. So, hindi po natin mapipilit yung ating katawan na dumumi agad, mailabas agad. Kasi it takes time po. Mas nangailangan siya ng oras para ma-digest. So, is there an ideal balanced food? Meron po, syempre. Meron po rin po tayong good options po na dapat natin makain. So, the body can handle 3 or 4 kinds of whole plant foods na dapat natin makain para mas ma-maximize po natin yung efficiency at ma-minimize po natin yung stress na pwede na maidulot sa ating panunawan o yung ating digestion. So, a more po na mas complex yung meal, it takes longer to digest and extracts a higher energy price from the body. So, mas na-burden po yung nangyayari. Okay po, so ito pa po. Yung pagkain po natin ng mga snacks in between meals, ayan po, ito po ay dinidisrupts niya po, inaabala niya yung proseso ng digestion sa ating katawan at nakadagdag pa po ng burden or stress sa ating katawan. Kaya naman po, meron din po tayong right timing sa ating pagkain. Hindi lang po tayo kain ng kain, dire-diretso. So, pinagpapahinga din po natin yung ating yung digestion po natin. So, digestive problems will be slight if the stomach is presented with simple meal. So, kung gusto nyo maiwasan yung mga pagsakit ng tiyan, pagkaroon ng kabag, di matunawan, ay dapat po mas simple yung pagkain, mas less po yung burden na ibibigay natin sa ating digestion. So, allow to digest it and then give time. So, kung kayo ay gusto nyo ng time para makapagpahinga, makapag-unwind, ay ganun din po yung ating digestion. Nangailangan po ito ng oras para talaga absorb na ating katawan yung ating mga kinakain. So, sayang din po yung sustansya. Ayan po. And para mas makaiwas pa po tayo sa iba pang mga sakit. So, time to rest before adding more food. Hindi lang tayo imbak ng imbak. Mas maganda po yung ibang bagay yung i-save po natin. So, ideally, ito po dapat ay may pagitan ng 4 to 5 hours. Yung kunwari, halimbawa po yung breakfast natin, before tayo mag-dinner, at least may lunch, may 4 hours po yan na pagitan. Hindi po dire-diretso. Okay po? So, yun po yung gusto natin mangyari. So, simple food, katulad ng ating mga salad, no? Sino po bang mahilig dito sa kahit binoiled lang po, pinakuluan lamang pong mga gulay, lalagyan lamang po tayo ng mga ng ating pampatimpla, yung ating soy sauce, yung ating calamansi, ay sapat na, no? Ito mga to, hindi masyadong complicated po yung proseso. Again, 4 to 5 hours po yung pagitan. Sabi po,
kumain tayo ng regular, no? Kung kayang iwasan yung pagkakaroon ng snacking in between meals, mas maigi po. Breakfast, eat like a king, no? Na para talagang very hearty, nandun yung full meal, complete meal. Eat like a prince sa lunch, yun po, medyo nabawasan na. Medyo, konti na lang, hindi na ganun ka-heavy. Unlike sa breakfast po natin, and eat like a pauper during supper, na parang kakarampot na lamang yung kakainin, kaya light na lang yung dinner po natin. Okay po, so if I shouldn't eat anything between meals, but I felt hungry after 2 to 3 hours, ano po yung gagawin natin? Ito po yung magandang advice na pwede po natin gawin. Tips, drink water. Kung gusto nyo na something medyo may malasa, you can add a slice lemon to it. Kung gusto nyo na medyo may tamis-tamis, pwede nyo dagdagan a teaspoon po ng ating honey. Para, kaya naman po, kumaga tayo ng isang perasong apple, para lang pang po talaga ma-ease po yung hunger. Hindi po kailangan kung ano lang po na makita po natin, no? Lalo na higit yung mga process ng mga snacks, like yung mga biscuits po, chocolate bars, yun lamang po. Mas mataas po yung calorie yun. Tandaan po natin, yung ating tubig ay no calorie talaga na ibibigay po sa atin. And kung i-add lang po natin ng lemon at ng ating, pwede tayo mag-tsaa o magsalabat, ayan po, yung mga very minimal lang yung calories. And very healthy, no? Yung ibibigay po sa ating katawan. So, tandaan po natin yung ating katawan, yung ating digestive system, pag yan po ay na-overtax or na-over sobra po sa trabaho, ay mag-give up din po yan. May mga panahon na ito ay magkakaroon ng sakit, titigil, magkakaroon ng problema, komplikasyon, at yun po yung ayaw nating mangyari. Iba po ay to the worst, nagkakaroon po ng cancer. At ayan po yung gusto nating maiwasan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, habang maaga po, ngayon pa lamang ay panatilihin nating malusog din yung ating digestion. So, hindi lang po siya about swallowing. Hindi lang lagi paglunok ng paglunok. Pero ano yung nangyayari pagkatapos lumunok? So, nandoon din yung ano yung quality ng kinakain natin, at ganun din yung timing ng pagkain po natin. At bigyan din natin ng break yung ating katawan, at piliin natin kung ano yung mga bagay na makabubuti po para sa atin. Sa simpleng pong pag-snacks po natin, instead po ng pag-compromise natin ng mga matataas sa taba, matataas sa alat, sobrang alat, mas sobra sa tamis, o kaya sobra sa kolesterol ng mga pagkain, nang mababurden lang yung ating katawan, piliin po natin lagi yung mga simpleng pagkain. Mas maganda po yung mga pagkain na walang label, walang nutrition facts. Yan po yung mga fresh, no? Yung pwedeng bagong pitas lang sa ating bakuran. So, yun po yung mga simpleng advices po natin. Nawa, ito pong paksa natin na lakay natin ay makatulong po sa ating lahat. At nalangin ko na kayo po ay samahan po muli kami sa susunod na mga paksa na ating tatalakayin. God bless po and thank you very much. Maraming salamat po, Ma'am Michelle, sa mga karagdagang kaalaman tungkol sa pagpapabuti ng ating kalusugan. Kung meron po kayong katanungan o naman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari din po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging ito, tayo po ay makakarinig ng isang awitin. Stars and sun. On the seventh
joy divine in a temple made of time. See him worship on the Sabbath as his weekly custom was. Feel the fury Maraming salamat po sa mensahe ng awit. Dumako naman po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay The Ten Commandments. Ngayon po, ibigay na po natin ang bahagi kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang ating ngayong bigyan ng pansin ng part 1 na The Ten Commandments. Ang tanong ng marami, what's wrong with the Ten Commandments? Ano ba yung mali? Ano ba yung problema? Bakit ang iba ayaw ituro ang 10 utos? Ang 10 utos ba ay para lamang sa bansang Israel? Kung ang 10 utos ay para lamang sa bansang Israel, at kung walang humihiral na utos bago ibinigay ng Diyos kay Moises na nakasulat sa 2 tapyas na bato ang 10 utos, bakit alam ni Jose na anak ni Jacob na kapag kasinipingan ang asawa ni Potipar, ito ay isang kasalanan? Isa pa na suliranin diyan, ano ang naging kasalanan ni Cain noong pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat sinasabi ng ating Biblia, kung walang kautusan, walang pagsalansang.
at kung walang pagsalansang, walang kasalanan. Ang suliranin ay ipinapangaral ang tao ay may kasalanan o nagkasalang tao samantalang wala namang kautusan. Kaya ngayon ating bibigyan ng pansin ang mga utos ng Diyos ayon sa banal na kasulatan at sa ating pag-aaral na ito sa susunod na pag-aaral ay ating bibigyan ng pansin ang pagkakaiba ng 10 utos at gayon din ang sinasabing ceremonial law o batas ceremonial. Kaya nga, ang tanong ngayon, what's wrong with the 10 commandments? Ano yung suliranin? Ano yung problema? Ano yung mali? Noong binigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises, ito ay nakatala sa aklat ng Eksodo 21 hanggang 17. Ang wika, binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Ano yung mali sa unang utos? Ang sabi ng ating Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Sabi ng iba, mahirap sundin ito. Pero alin ang mahirap? Gumawa ng ibang Diyos o ang Diyos lamang sa langit ang ating manglilikha, ang ating Redeemer o yung tagapagligtas? Siya lamang ang ating Diyos. Yung ba ay madali o mahirap sundin? Mahirap ba na sumunod sa utos ng Diyos? Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At pagkatapos ang wika pa sa pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kaya yung pangalawang utos, huwag kang gagawa ng larawan, inukit, maging sa kawangis man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa. Ang tanong, mahirap ba yung huwag kang gagawa o gagawa ka? Alin ang mahirap? Yung magkaroon ka ng ibang Diyos o tangi lamang ang Diyos sa langit, yung gumawa ng langit at ng lupa ang ating paglilingkuran? Ang sabi ng Biblia ay huwag mong yuyukuran sila. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano pa yung pangatlong utos? Versikulo 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang tanong ngayon, alin ang mahirap? Ang banggitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan o gagamitin lamang ang pangalan Diyos sa pagsamba sa mga bagay na mga banal? Alin ang mahirap? At yung pang-apat na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroon,
at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Yung pang-apat na utos na binabanggit sa ating Biblia, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Sa makatwid, dinadala tayo sa ating mga isipan sa panahon ng paglalang o paglikha ng ating Diyos. Ating bigyan ng more elaboration itong pang-apat na ito sa mga susunod nating pag-aaral. Atin munang bigyan ng pansin ang panglimang utos. Ang wika ng panlima, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Ang tanong, alin ba yung madali, yung igalang mo ang iyong magulang o hindi mo igalang ang iyong mga magulang? Sinasabi ng iba ay lipas na ang mga utos. Kung lipas na, eh hindi na tayo pwedeng sumunod sa panglimang utos, kundi pwede nang hindi igalang ang mga magulang natin. Ang susunod, huwag kang papatay. Pagka ikaw ngayon ay pumatay, ahanapin ka ng batas. Ang iba nagtatago kahit na matagal ng panahon ang kanilang pagtatago, pero kapag nakita ang taong pumatay, ibibilanggo ang taong ito. Kaya ang tanong ngayon, alin ang madali, ang sumunod o hindi sumunod? Alin ang madali, pumatay o hindi pumatay? Ang susunod na utos, ang pampito, ang sabi na sa versikulo 14, huwag kang mangangalunya. Thou shall not commit adultery. Merong sanctity, merong banal ang buhay na ginawa ng Diyos. Gusto ng Panginoon, ingatan nating banal ang ating relasyon sa ating kapwa. Kaya ang sabi, huwag kang mangangalunya. Huwag mong gawin ang isang bagay makakasira sa iyong relasyon sa iyong kapwa. Ang sumunod, huwag kang magnanakaw. Alin ang madali? Magnakaw o hindi magnakaw? Anong sumunod? Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. May mga taong sumasaksi na mayroong kasinungalingan. Pawang katotohanan lamang. Kaya kapag ka ikaw ay nasa harap ng korte at pagkatapos ikaw ay isang witness sa isang pangyayari, susumpa ka na ang iyong gagawin lamang at sasabihin ay pawang katotohanan. Kapag ka ikaw ay nagsabi ng kasinungalingan, mako-contempt ka ng court. Kaya nga, alin ang madali? Yung ikaw ay hindi sasaksi sa hindi katotohanan o ikaw ay maging tapat na saksi? Ang pang-sampu, nasa versikulo 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae o ang kanyang baka o ang kanyang asno o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Sa makatwid, kapag ka merong bagay pag-aari ng isang tao, huwag mong iimbutin, huwag mong kunin. Ang kanyang bahay, ang kanyang asawa, huwag mong kukunin. Ang tanong ngayon, pagkatapos nating binasa ang mga sampung utos, alin ang madali, ang sumunod o yung lumabag? What's wrong with the Ten Commandments? Bakit ayaw ipangaral ang Ten Commandments? Ano bang likas ng mga utos ng Diyos ayon sa ating Biblia? Dito sa aklat ng mga awit 19, versikulo 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Pagka sinabing sakdal, wala na tayong maaring o sabihin natin na baguhin pa, sakdal. At ang sabi na nagpapanauli ng kaluluwa, ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ano sabi? Nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Yan ang utos ng Diyos, sakdal, banal ang utos ng ating Panginoon. Katunayan sinasabi sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 12, kaya't ang kautusan ay banal, sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya ang sabi pa, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaya kung ito'y banal, kung ito'y sakdal, kung ito'y mabuti, what's wrong with the Ten Commandments?
bakit ayaw ipangaral ang 10 utos ng ating Panginoon? Sasabihin eh, para lang sa mga Israelita yan. Sinali ba ng ating Biblia ng mga utos ng Diyos at saka ang Biblia para lang sa mga Israelita? Hindi ba tinatanggap natin yung binigay ng Diyos sa mga Israelita? Ano pa sabi ng ating Biblia kapag pinag-usapan ang kasalanan? 1 Juan 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Sinasabi ng mga ibang mga ngaral na ang tao ay nagkasala, kinakailangan niya ang kaligtasan na ipinagkakalob ni Kristo. Ang sinasabi kapag tinanggap mo si Kristo na may pananampalataya at tinanggap mo ang kanyang biyaya, ikaw ay ligtas. Pero, anong sabi ng Biblia? Ang kasalanan ang siyang paglabag sa kautusan. Ang kautusan ay hindi nagliligtas. Pinapakita lang na ikaw ay nagkasala, kaya kailangan mo si Kristo. Ano pa sabi ng ating banal na kasulatan? Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sa mga katuwid, bakit nagkasala? Merong utos. Halimbawa sa ating bansa, na walang utos na bawal ang pagpatay. Kahit ako ngayon ay papatay ng isang tao, hindi ako magkakasala kasi walang kautusan na huwag kang papatay. Pero kapag ka merong kautusan at pagkatapos linabag mo ngayon ang kautusan, ikaw ay nagkakasala. Anong sabi ng ating Biblia sa Roma 4:15? Ganito ang sabi ng ating Biblia. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalansang. Napakaganda ng sinasabi ni Apostol Pablo. Ang wika niya, kung walang kautusan, walang pagsalansang. E ikaw ay nagkasala, sumalansang ka. E di ikaw ay nagkasala. Bakit ka nagkasala? Wala palang kautusan. Kaya nga, hindi maaring alisin ang utos ng Diyos. Anong ginagawa ng ating Kongreso? Gumagawa ng batas. Kapag ka ang batas na ginawa ng Kongreso pangkalahatan o sa buong Pilipinas na kapag ka ikaw ngayon ay lumabag, ikaw ay nagkasala. Kaya nga, hindi maaring alisin ang kautusan ng Diyos. Nakakita ka ba ng gobyerno walang saligang batas, walang kautusan? Kung ang isang gobyerno ay walang kautusan, meron ngayong lawlessness. Meron ngayong sinasabi natin na hindi maganda ang ating mga paligid. At kung bakit ang ating mga daan ay hindi na safe sa ating panahon ngayon ay sapagkat nilalabag ng mga tao ang mga utos ng Diyos at gayon din ang utos na ginawa ng ating gobyerno. Kaya hindi maaring alisin ang mga utos ng Diyos kasi kapag ka inalis mo ngayon, where no law is, there is no transgression, at kung walang transgression ngayon o pagsalansang, walang kasalanan. Bakit sinasabi natin ang tao ay makasalanan? Sapagkat ang tao lumabag siya sa kautusan ng ating Diyos. Anong sabi nung panahon na bago gunawin ng Diyos ang sanlibutan? Dito sa Genesis, kapitulo 6, versikulo 5, ganito ang sabi ng ating Biblia. Napakaganda itong binabanggit dito, 6:5. Nakita ng Panginoon na napasama na ang tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ano ang naging kasalanan ng mga tao noong panahon ni Noe na samantalang noong panahon na yon wala pang nakasulat na 10 utos? Bakit naging masama ang ating sanlibutan noong panahon na yan? Ang sabi nga, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay palagi na lamang masama. Bakit masama? Kasi may nilabag na kautusan ng Diyos. Kaya nga, ang paglabag ngayon, ang bunga nito ay kasalanan. Ngayon, ano sabi ng ating Biblia? Noong panahon ngayon ni Abraham, ang sabi ng Genesis 20,
6, versikulo 5, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas, at ang aking mga kautusan. Ano bang kautusan ang sinunod ni Abraham? Wala pa noon na nakasulat na mga 10 utos. Sa mga tuwid sapagkat sinunod ni Abraham ang mga utos ng Diyos, bagamat hindi nakasulat, ay merong umihiral na batas ang ating Panginoon o mga kautusan, at kapag ka ngayon ay ang mga magulang kanilang sinasabi sa kanilang mga anak, salit-saling lahi ngayon ay sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga utos ng Diyos. At ibinigay pa lamang na nakasulat sa 2 tapyas na bato noong panahon ni Moises. Bakit? Nakakalimutan ng tao ang mga utos ng Diyos, kaya ibinigay ng Diyos nakasulat sa 2 tapyas na bato. Ano pa sabi ng Biblia? Mga Awit, Kapitulo 105, versikulo 43 at 45. At kanyang inilabas na may kagalakan ang kanyang bayan at ang kanyang hinirang na may pag-aawitan. 45. Upang kanlang ingatan ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang mga kautusan ay sundin, purihin ang Panginoon. Kaya nga, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos, nagsasagad sa bawat isa sa atin o sinasabi, ito yung kalooban ng Diyos. Mahirap bang sundin ang kalooban ng Diyos? Ang sabi nga ng ating kasabihan sa Tagalog, kapag ka gusto, maraming paraan. Pero pagka ayaw, maraming dahilan. Kaya nga, hindi mahirap na sundin ang mga utos ng Diyos. Ang sabi, hindi ka naman naliligtas sa pagsunod. Tama yon. Hindi tayo nililigtas sa pagsunod, subalit sino ba yung ililigtas, yung sumusunod o yung lumalabag? Kapag kay kay lumabag, nagkasala ka. Pero kapag kay kay sumunod, ikaw ngayon ay maaring maligtas sapagkat sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa Eksodo 16:4, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking paulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Ang ginagawa ng ating Panginoon sa loob ng 6 na araw, ayon sa Biblia, nagpapaulan ng mana. At ang sabi ng Biblia, ayon sa aklat ng mga Awit, Kapitulo 74, 24 at versikulo 25, ang mga ito ay pagkain ng anghel. Araw-araw ngayon namumulot sila, at kapag ka naman sa araw-araw sa loob ng 6 na araw, sila ngayon ay namulot ng doble. Masisira lang, kinakailangan yung kanlang pamumulot, tama lang sa kanlang kakainin sa maghapon. Pero sa ika-6 na araw, pupulot sila ng doble. Bakit doble at hindi masisira? Kasi hindi kailangan araw ng Sabat sila ay mamumulot. Ayaw ng Panginoon, sila ay mamumulot at mayroong ang luwabas. Namulot sila. Ang sabi ng Panginoon, hanggang kailan hindi susunod ang aking bayan? Kaya nga, sila ngayon ay sinubok ng ating Panginoon at marami ang mga lumabag sa utos ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa mga Awit 103, versikulo 7, kanyang ipinaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. At pagkatapos sa mga Awit 40, versikulo 7, ganito ang sabi ng Biblia, nang magkagayo sinabi ko, narito ako'y dumarating sa balunbon ng aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Sapagkat nakakalimutan ngayon ang mga utos ng Diyos, anong ginawa ng ating Panginoon? Pinasulat ngayon. Pinasulat ang kanyang kalooban, ang kanyang mga utos sa 2 tapyas na bato. Ang tanong ngayon, sino ang sumulat sa 2 tapyas na bato na kautusan? Tingnan natin ang Eksodo 31, versikulo 18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos
sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Kaibigan, sa lahat ng mga sinasabi ng Biblia, tangi lamang ang mga 10 utos ang sinulat mismo ng Diyos at ang wika ng Biblia sa kanyang mga daliri. Ang aayaw sa kautusan ng Diyos, especially yung 10 commandments, ang Diablo. Kaya nga, ang tanong ngayon, what's wrong? Alin ang madali, ang sumunod o lumabag? Samantalang yung 2 tapyas na bato nandoon yung mga utos ng Diyos, ang Diyos mismo ang sumulat, walang ibang isinulat ang Diyos. Pinasulat lang ng Diyos ang mga sinabi niya at gayon din ang mga nakalagay sa Biblia, maliban sa 10 utos, mismo ang Diyos ang siyang sumulat sa kanyang mga daliri. Kaya nga, kakaiba ang mga utos ng ating Panginoon, sakdal banal. Bakit sasabihin, lipas na? Sakdal banal. Hindi naman nawala ang kanyang kasakdalan. Hindi naman nawala ang kanyang pagkabanal. Kaya nga, ang mga utos ng Diyos, ang 10 utos, ay ibinigay ng ating Panginoon sa mga tao upang malaman ng tao ano ang kalooban ng Diyos, ano ang dapat nating gawin, ang dapat nating sundin. Kaya nga, sa 10 utos ngayon, nakapaloob ang kalooban ng ating Panginoon. Kaibigan, handa ka bang tanggapin ang kalooban ng Diyos? Kapag ka handa kang tanggapin ang kanyang kalooban, ito ay napapaloob sa kanyang mga 10 utos. Na hindi mahirap, madali ang kanyang mga utos na sundin natin, na kapag ka tayo ay sumunod, ito yung kalooban ng Diyos. Hindi sumusunod para maligtas, kundi tayo ay sumusunod sapagkat tayo ay ligtas. Bago tayo ngayon manalangin, ay nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Marcos 11:22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga ayon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin na paniwalaan ninyo, tinanggap na ninyo ito o tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya na may pananampalataya, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga kailangan sa Kanya sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako. Marami pong salamat, O Diyos, na merong kaming Diyos na nagmamahal sa amin, na ang Kanyang mga utos ay ibinigay na hindi mahirap, subalit madaling sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat ang sumusunod na may pag-ibig ay siyang maliligtas. Dakilan Diyos, salamat po sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Salamat po na inyong ipinaalam sa amin ang iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang 10 utos po ay ibinigay sa atin ng Panginoon upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. At ang question po, ano nga ang dapat nating gawin? Sundin po natin ito ng may pagmamahal sa Kanya.
sa ating Panginoon. Kung meron po kayong katanungan o naman po inyong gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text lamang po sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. O kaya naman po sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. At maaari rin po kayo mag-email sa amin sa connect@adventist.ph. At kung gusto naman po ninyo ng mga readily available Bible study guides, bisitahin lang ang bibleschools.com/Central Luzon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, habang inaantay natin na pagdating ng ating Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang salita sa Isaiah 59 verse 1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na di makapagligtas, na hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas po muli, mga kaibigan! Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Trust in you through storm and raging sea.
We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira, was also there. Two men came along and started to speak to us and asked to join us in prayer. We later learned that they were Paul and Silas. The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message. She and all the members of her household were baptized. Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer. They were met by a female slave who had a spirit in her that could predict the future. She earned a lot of money for her owners by fortune telling. She followed us and shouted at us. This was disrupting, and so Paul ordered the spirit out of her. When her owners realized that their chance of making money was gone, they dragged Paul and Silas to the authorities, and they were put in prison. At around midnight, these two very positive prisoners named Paul and Silas were praying and singing hymns to God. The rest of us were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake, and the prison shook. All the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, saw all the doors open and drew his sword to kill himself. He thought all the prisoners had escaped, but Paul assured him and shouted that he should not harm himself. The jailer called for lights, rushed in and lay in front of them, trembling. The jailer accepted Jesus Christ and his whole family was baptized.